Kinumpirma mismo ni Mayor Nelson Legacion ang dalawang barangay na apektado ng African Swine Fever o ASF sa ginawang press conference sa City Hall. Presente sa nasabing press con ang representative ng National Meat Inspection Service na si Emily Saulon, si City Councilor Lito Del Rosario, City Vet Junius Elad, si City Director Police Colonel Felix Servita Jr. at si Bert Acabado na taga City Abatoa. Sinaysay mismo ni Mayor Nelson Legacion na Barangay Pakol at Barangay Kararayan ang may kumpirmadong kaso ng ASF sa lungsod. Dahil dito, magkakaroon ng depopulation sa loob ng 1 km radius sa mga nasabing barangay. Sa likod ng kaso ng ASF dito sa lungsod, bibigyan ng financial assistance ng lungsod at ng Department of Agriculture ang mga maapektuhan ng nasabing ASF. Bibigyan ng 5,000 pesos galing sa Department of Agriculture kada baboy na kanilang madedepopulate sa mga maapektahan ng nasabing sakit. Dagdag pa dito, ang ibibigay naman na 2,000 pesos galing sa lokal na gobyerno ng lungsod. Ngunit hindi kasali dito ang mga bagong panganak pa lamang na baboy. In so far as Pakol and Kararayan are concerned, again, during the meeting yesterday, yaon po si Kapitan sa kasi ibang concerned barangay officials, ang nasabi po sa kuyang figure, within the 1 km radius, dahil po nga ni si dapat na yaon sa inda for the entire barangay, and considering na Daiman Gabos nakapalaog duman sa 1 km radius, estimate lang po sinaitao sa tuya, between 500 to 1,000. Inot pong lakdang si pagkikipag-ulay po sa inda. At yan, alas 3 sa Kararayan, alas 5 po duman sa Pakol. Sa pagtubod ko po, madadara po ini sa marahay na urulay, lalong-lalo na tamay corresponding indemnification. Ipagkakaintindi ko po sa ibang lugar, kaninot, nadidipisilan po ang Department of Agriculture and NMIS dahil mayo pong sinabing indemnification. But thereafter, naging madali po ang gabos. Si tinatao po kang DA, ulitin ko lang, 5,000 per head up to a maximum of 20 heads. Alaga dahil nga ni medyo daiman arugayang karikas si processing, kaya madagdag po ang lokal na gobyerno kanaga, at least 1,000 per head. Habang naghahalat kay itong maghahali po sa DA, igwa na pong marireceive hali po tulo sa lokal na gobyerno kanaga. Alagad, para lang po yan sa mga backyard hog raisers. Dahil po dyan kabali itong mga commercial hog raisers. Kan maghapot po kami kasuodma sa DA, siring man sa NMIS, nagluluwas po na ang itatao, dahil kabali itong mga sucklings na inaapod, si mga bagong ugbon, bagong aki. Ha? Si piglets na dahil pa isinosuway sa indang sa mga anayon ano. Dahil po kabali ito. Nag-agrangay po si mga opisyales kan duwang barangay, and sa pagmati ni po ni Councilor Lito Del Rosario asin mga miyembro kan sanggun niyang panglunsod, iyoman po si sentimiento kan ibang mga may origan na may mga sucklings. Kaya nagdesisyon po kami na dahil dai makaka-receive hali sa Department of Agriculture bilang tabang po ang lokal na gobyerno kanaga, matao po nin 2,000 pesos per sakling. In connection dito, magre-request ang lungsod sa sanggunian na magdeklaran ng state of calamity para magamit ang kanilang pondo sa panahong ito. Ini kayong declaration na gigibot sa sanggunian sa aga is to expedite pagtaoning assistance o financial assistance sa mga maapektaran, not for anything else. Kasi we don't want to create panic na araw kanika. Kung isipin mo kanindo, duwa sa naman na areas ang apektado. Ang gusto talang mapabilis si makomplementa sa efforts ng Department of Agriculture
na while nagpa-process in the ang local government matao naman ng assistance. So iyo lang yan ang context niya. Okay. So as to the si amount na ano, I think the city has the sufficient funds to cover assistance. 14 days or 2 weeks na isasara ang Naga City Abattoir para ma-disinfect ito sa nasabing virus. Ngunit paglilinaw ng mga opisyal na isasara lamang ito sa pagkatay ng baboy. Nagdag naman ng opisyal na pwede pa rin makapagtinda ng baboy ang taga midsection ng Naga City People's Mall basta kinatay ang kanilang tindang baboy sa hindi apektado ng ASF tulad ng sa Iriga City Abattoir at iba pang kalapit na bayan. Doon sa mga meat vendors, kung may nagsabi po sa inyo na magtitinda pa rin sila ngayon, pwede rin naman. Pero tiyakin lang na yung ibebenta po nilang baboy ay kinatay o galing sa lugar kung saan pinapayagan yung pagkatay. Again, dito sa Naga, naka-lockdown po yung Abattoir. Di ibig sabihin, kung magbebenta po ng baboy, saan galing, saan kinatay? Kung mayroon pong maipakita na certificate, ha, galing po sa authorized abattoir, di ibig sabihin, pwede po sila na magbenta. Kung paano may maidispos na ito, tapig babawal pang maipaluwas sa freezer. Dapat maidispos mo ito sa mga rasyonan minasana. Dahil maidispos, pati ang pag-ibo ng longganisa, tamay meat processing man kami sa itaas, malinig man ito, sa kaali duman sa mga karne mingpig, na pwede itong gibuhon na longganisa or tocino para ma-dispose me. Gulpi man na gustong magbarakal kan longganisa dahil klarado man na malinig ang malinig ang karning iyan. Muli naman nagpaalala si Mayor Nelson Legacion na maging mainahon dahil gagawin nila ang lahat para mawala sa lungsod ang ASF at sinabi nito na matapos ang 14 days quarantine period ng Naga City Abattoir ay muli itong makakabalik sa pagkatay ng mga baboy. Gerald James Candia, BHTV News, Philippines.